minsan magka-5-salita. Kasi nga nasa condo kami, baka maingay ng mga kapitbahay. Tayo po tayong tatalawin. Pinatalawin po kami, guys. Isa po siya sa mga talagang nasalanta ng bagyong Carina. Bukod kay Mami na nabahagi. Kamusta ka? Okay naman na yung bahay. Mamaya pag-uusapan natin yan. Puntahan mo na natin yung ating friendship na nabahagi. Kahapakin natin siya. O si siya. Tao po. Yes. Ay, ano mo yan? Sabi ko ng tao po. Ay, wala. Walang tao dito. Pulungan po ito. Nasaan po yung amin niya? Ay, ako may mayari nito. Guys, si Yogi. Ang ginagawa dyan dito. Paan namin, di ba? Binagyo ka. Asan yung baha? Ay, hindi. Ayun, nainom na namin. Di ba nang bagyo ko? Mamin na lang kami para sa'yo. Ay, thank you naman. Yung mga friend ko talaga. Sobo naman. Ano yan? Saan yung dalag mo? Ito, tamin na lang sa yung release ko. Bakit? Ang sarap ng pili. Ay, nagigrib ako sa kadnila. Hindi kadnila yung ano. Heartbreakener. Ah, oo. Okay. Bakit? Eh, kasi dito pala naamon na natin yung ano pa. Kami baka karap. Ito naman, ito yung pinakamapakilabangan mo sa lahat. Umutot ka? Ayan. Papadulas ng puwet. Sorry. Linaki. Pasensya na kayo sa maliit na bahay. Gano'ng katagal ka na ba dito? Mga kanina lang. Hindi, siguro mga 3 weeks na. Ano bago to? Bago magbagyo. Ah, sumakto pala, no? Oo. Di pa kaya ba kayo? Wala to. Tingnan ka po. Wala to. Ilalaki tayo, lakas ng bumahay. Hey guys, ito tayo sa dining table ni Tita Nelly. Hindi, ano ka ba? Madjun na namin. Oo. Gusto ka lang namin kamustahin. Sis, kamustahin natin siya. Yes, oo. Sila ni Kitty actually. Binahata. Pero bago yon, siyempre, kahit din naman, kahit papano, mayroon din tayo experience sa bagyong Carina. 33 years old po ako. Kalahati po ng buhay ko, binabaha po kami sa kuwa. Naiintindihan ko naman kung bakit siya binahan ng kalahati. Kasi dati siyang tagbula. Dati? Yaki, di mo alam yun? Yun yung para lumutang ka. Sa babida. Ah, tagbula. Yung pinakot doon? Oo. Ako, brief lang yung ano, sasabihin ko, yung kwento ko. Pauwi ako noon 5 a.m. ng Wednesday. Yun lang medyo nakakatakot pala. Pag yung first time ko kasi yun, yung zero visibility sa kotse. Nakakatakot. First time ko na experience yun. Kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ipapark ko na ba siya para patilain yung ulan. Kaya lang iniisip ko, baka hindi siya huminto. Saka mas magandang nasa loob na ako ng bahay. So yun lang naman ang pinaka worst experience ko. Hindi naman nalubog yung Best Battalion House kasi mataas yung Oo, bundok yun. Kasi mataas ang hills nga yun. Oh, ikaw. Ay ako, so sobrang siyempre binaha kami dahil alam niyo naman. Yung nagtataka nga ako kasi nung undoy noon, di ba parang si Unggoy? Yung undoy. Wala nang si DVD. Pipito talaga si Pipito. Okay, alam mo, Wonderland. Ito si Jewel nagkakalimutan. Hindi, ako naman, nung sabi ko nga nung undoy, hindi masyado binaha yung lugar namin sa Nabotas. Sa Nabotas, yes. Ah, talaga? Yes, hindi masyado kami binaha. Parang mas binaha kami nung habagat. Di ba, undoy, tas ng habagat. Oh. Yun, medyo binaha kami. Pero hindi ganun ka-worse. Ito kasi nangyari ngayon, talagang sobrang worse talaga. Parang buong Nabotas, mahal. Oh. So, mas malakas po si Carina? Mas malakas po si Carina. Iba yung dating niya. Bakit? Ang dating niya. Ang dating niya. Ang lupit ng dating. Hindi kasi yung bahay namin, di ba, nasama na sa mga vlog siya na yung pwede nila makita na parang mataas. Bago ka makapunta dun sa first floor. Sa first floor ng bahay. May baitang. Oo, oh, may baitang. May dalawang baitang pa yun. So yun, pinasok talaga kami ng tubig. Oh. Na ang bilis-bilis ha. Tapos siyempre, na yung mga kapitbahay namin, nakita namin talagang sobrang... Mas lubog pa. Mas lubog. Oh. Buti na lang medyo mataas yung bahay namin. Kaya sa labas talaga, hindi ka na makakalabas kasi hanggang bewang na yung tubig. Bilang kagawad, anong ginawa mo? Siyempre, natulog ako. Hindi, joke lang. Gusto mo yun? Bilang kagawad, anong ginawa mo? Natulog ako. Parang, abaha na ba? Okay. Hindi, joke lang po ah. Pagdating namin, kasi after set, galing kami ng BCC sa Vice Ganda.
Tapos di umulan na, di ba maghapon? So naloka ako kasi ako laking bahan naman ako. Pero yung ang OA, parang nakita ko yung dating na botas na laging... Bahang-baha. Oo. Kaya syempre bilang kagawad, alam mo yun, umaksyon ka sa abot ng iyong mga tao. Oh, yes. So chinek mo yung na, yung nasasakupan. At sinabi yung totoo, kasi talagang, kumbaga yung parang yung moment na yun, yung parang gusto mong tumulong pero lahat kasi apektado. So yung kayang, limited lang. Na, talagang maghapon, talagang mula umaga hanggang gabi, nandun kami sa barangay ko. Kasi meron kami mga nililikas na tao din, na may nangyari pa na pinuntahan namin yung bahay kasi parang may kuryente na. May ground na yung bahay. So kailangan putulin ng kuryente. Putulin agad, tapos may mga nililikas. Tapos naging abala rin kami kasi syempre pag nililikas mo, hindi na ano, pakakainin mo rin yung mga tao. Ang hirap parang ng sitwasyon mo, no? Binagyo ka rin, nasalanta ka rin, tapos kailangan mong puntahan yung mga nasasakupan mo rin. Dahil ano mo yun, duty. Duty. Baka isipin sila tulog ako, nag-sleeping duty. Sleeping? Duty! Tapos, so dalawang araw nga ako nasa Navotas, buti na lang, umuwi din ako kasi nakita ko yung sitwasyon. So, ang nakakaloka doon, kaya sobrang binaha pala ng, naging worse yung gano'n. Sira kasi yung parang flood control. Yung alin na, yung? Yung flood control. Yeah! Kaya yung pinaka-gate na parang, di ba, magkatabi yung Navotas palabas, parang nasira yun, natamaan siya ng, yung ng barko, ng barge. Oh, barge. Tinamaan yung barge. Tinamaan yung ano, yung wall na bakal na nag-aano. So, mas lalong pumasok yung tubig. Kaya naapektuhan yung Malabon na botas. Aww. At sa kabukod doon, sabi din ni Nettie, parang nagka-high tide pa. High tide. Sumabay pa yung high tide ng alas 12 ng tanghali. Kaya ang worst nung baha, sobra. Nakakalungkot din, syempre lahat naman tayo apektado. Masaya na rin, nakakatuwa din, kasi hindi siya yung kagaya nung dati na undoy. Kahit ba paano, medyo handa yung mga tao. At nakinig yung mga tao na pag sinabing, alis na, umaalis na alis sila. Yun yung maganda. Siguro ano ngayon sa Karina is nangyari siya ng umaga hanggang hapon. Undoy, parang hapon paggabi. Oh. Pero pareho silang 24 hours. Nangungulan. Kasi di ba mas kahit sa news mapanood natin, sobrang marami rin mga na-damage. Yes. Marami rin na ano. Pero yung unlike sa undoy, di ba ang daming na matay, ang daming na ito kahit paano eh, talagang papapasalamat kami natin. Tsaka may mga nakita nga ako, yung kaibigan natin, si Ayi. Yeah, si Ayi, mapakita natin. Of course, Chad Kiris, nabaha din sila sa labas. Mm-hmm. Si Lassie po, si Lassie ng Vex Batalion ay pinasok po ng yung bahay nila ng first floor. Halos umabot na yata ng second floor, so kailangan din nilang lumikas. At saka may kita nila sa vlog ng Vex. Si John Lapo, pinasok din ang bahay niya. So, marami din si Frenchie D. Si Frenchie D. Sobra din. Masira lahat ng gamit. Ano nga natin na parang tayo magsisimula. Pero ang mahalaga doon, yung safe tayo. Yung buhay tayo. Kasi yung gamit kasi makakabili tayo. Pwede natin magtrabawan uli yan. Pero yung safety namin. Pero kung may isa pang talagang masalanta na siraan ng gamit, si Mami yan. Mami, yes. Ano nga kwento ka natin yung kwento ni... Saka na-post siya, di ba? Yes. Pampam po. Ano yung post mo? Charot lang ito, yun na. Ano yung sabi mo sa note mo? SOS. SOS. Oo, pero kahapon sila sa mga awa niya. Nagpapakadyo siya sa mga boys. Yeah. Pero parang pocket saving. Pero hindi, syempre ngayon, pakinggan natin yung kwento naman ni Kitty. Kwentong Bagyong Karina. Kung si Nevi sa Navotas, isa ring place yung amin na super apektado sa San Juan. Oh. Kasi, lalo na yung area barangay namin, Rivera, nasa tabi ng ilog din. So, dati daw talagang binabahayan. Tapos, nagdayo ng pump si Mayor. Eh, that time, na si Rayat, ay hininto na nila yung pump dahil di na kaya ng tubig. Oh. So, malami talaga yung ano, yung volume ng tubig, malami. Eh, doon dumaki na nung lumaki yung tubig. Tapos, sabay nagpakawala pa yung dam. Umaga kasi yun, papasok ko ng 6 o'clock. So, dead man lang ako, sabi ko, parang fire carry pa naman yun. Parang normal na ulan. Sa labas? Pero nakikita ko na lumatas na ga-uncle na yun. So, lulusungin mo talaga yun. At dumating yung uncle. Oo. Hindi! Yung paa. Ubo ko. Oo. Ano ba yung uncle? So, nung pumasok yung service sa bahay mo, ayun, hindi na siya kalabas. And may nag-aano na sa akin na i-panic na daw yung mga gamit. So, pinanik mo na lang? Pinanik ko naman na sa second floor.
So nasalba ko lang lahat ganun na ano doon. Makikita niyo pa lumulutang yung mga bote na Red Horse. Yung mga ganun. So nakita ko na yung baha na lumatumaas ng mga 12 na 10. So doon ako na stress. Natutulog na ako doon sa ano yun. Pumalik na ako doon sa loft. Sa loft ng bahay niya. Kasi kung napaparoodin po mga BS, meron siyang loft eh. Oo, so nakita ko na yung naghihintay na lang ako doon. Doon ako nagte-text na nung ano, nag-post na ako ng rescue. May dumating ba? Actually, ang dami. Ang daming concern sa ako. Ang daming nag-message. Sino yung dumating? Wala. Gusto nila makakapasok kasi nila. Hindi bakas. Para marami nag-a-attend, si Meme. Ilang beses niya ako gusto sunduin. Kaso makangarag na talaga yung kotse niya. Dahil hanggang time na yun, parang hanggang bewang na yung tubig. Tapos nandun ako sa loft, naghihintay na lang ako doon. Eh, nakikita ko yung ginaganong-ganong ko sa baba. Tumataas na, so na-stress na ako talaga. Hindi naman inabot yung loft? Hindi naman. Siguro, hanggang sa loob ng bahay mo? Yeah, mataas. Taas din. Hindi siya hanggang bewang. Hanggang siya na siya, hanggang niya mataas. Bago pa mag-ano, nakalabas na ako noon. Kasi natatakot na ako dahil yung kuryente apektado na yun. So pinapatay ko na yung mga switch. Yung breaker. Sa hamak yan? Isang unit nung ni-ari, sa second floor. Doon yan muna kami pinapatay. Sama-sama kayo. Doon din kami, lahat sa taas. Ha, talaga. So lahat ng mga naapektuhan sa first floor, pinanik sa second floor. Eh kasi kung di ako alis, yung eksena ko sa taas. Yung sa Titanic, yung matandang na ako. Oo. Doon na sa kilid ko. Ganun na eksena. Sa mga hindi ko makakalimutan ang experience ko sa baha nung bata ako, yung wala kami na salbang gamit, pictures, mga gamit. Hindi na nga maganda yung ano namin, wala kami masyadong appliances, pero yung mga meron kami, nasira pang lahat. Kasi mapapanik ka talaga. Mapapanik ka. Sa simula, kasi actually, first time ko na experience. Siguro dahil sa bilis ng pag-angat, no? Ang tubig. Nakakapanik. Yung bilis. Pero yung sa inyo, ilang araw bago mawala? Parang humupa na siya, next day 4 a.m. Inaabot kami pinakamatagal 6 months. So napanik ba? Oo. 6 months kami may baha kasi parang yung drainage yung daanan sa amin, parang naharangan na. So nag-i-stay na matagal yung tubig baha sa amin. Ay hindi ka napanik, eh siya napapanik. Panik mo. Doon ako second, pero sumisilip ako sa baba, wala na hanggang dyan na talaga yung ano. Hindi na sa labas. Ay si Concy Irby, gusto din kaming sagipin ng bangka. Siguro naman, kung magpapapunta talaga kayo sa evacuation center, kaya kasi since yung lugar nyo may second floor, may third floor, okay pa. Okay na yun. Pero hindi talaga ito bilang ano rin, bilang kagawan din. Pagka ganyang moment na, ganyang nasa oras na ganyan, pag sinabi ng mga local lumikas. Government ninyo na lumikas na kayo, sumunod kayo. Ako. Sumunod kasi like yung baha, di ba minutes, seconds, aakit agad yung tubig. Yes. Pero may mga tao kasi talaga matigas ng ulo, ayokong iwanan ng gamit ko, yung gamit namin, yung bahay namin. May mga ganun, kaya yun talaga naaapekto. Pero alam mo, kaya din nga sinasabi yun, may mga nagpapanggap daw na rescuer, pero nagnanakaw din kasi. Yun sa akin ni Kossi. Eh, alam mo, kami din, nung nagkaano kami ng mga tao, na lumikas sa kay ganyan-ganyan, maiintindihan mo na, syempre, bahay mo yun, di ba? Yung mga importante namin, tanto doon. Pero syempre, tandaan po ninyo na importante pa rin yung buhay. Yung mga gamit din. Makakabili tayo basta masipag tayo. Actually, tayo apektado eh, no, lahat talaga. Kasi nagsara yung mga bars sa pinapasok natin. Ano mga pinalig mo gamit ito na Eddie? Ako mga ano, yung rep namin, pinanig ko. Saan? Di ba naka yung rep mo? Oo, nabuhat yung ito sa pagkakalita. Yung nirefrate natin siya, ang laki nun, di ba? Oo, yung mga buhat yung mga sala set. Eh, yung ate mo, kamusta? Ay, ano, dinula ko sa bahay. Sumababaw pa lang, kaya nagtatampisaw pa siya. Yung ate ko, ano, katulong ko. Tapos yung sabi nga ng ate ko, yung ibang gamit, hayaan nyo na. Yung kayang isalba, isalba. Pero yung mga importante, mga mahalaga, kagaya yung mga alaga namin, yung mga aso, pusa. Kaganda pa naman ang pusa niya. Pero pinakit namin agad sa ano, sa second floor. Eh doon pa lang namin gagaling yung baha. Kaya pinababaho niya. The joke lang. Pero alam mo mga Diyesa, nakita niyo naman nagtatawa na lang tayo. Uh-oh. Siguro ganun lang tayo mga Pilipino, magkakaroon tayo ng mga bad experiences. Pero
eventually pagtatawanan na lang natin pag nalagpasan natin. Tsaka nakakatawa yung mga tao, may mga nagtitiktok habang baha. At saka ginagawang resort, naging resort na yung mga ibang mga. Ay, sabi, nagay namin. Lahat ng table. Naglagay ng table, tapos naging inuman sila doon. Yung mga Pilipino talaga, di ba? So yun na lang, bilang closing natin. Anong mga ma-advise ninyo sa mga ka-BS natin para lang kahit papano, eh, maging safe sila during mga ganitong sitwasyon. Yun lagi naman sinasabi ng mga newscaster natin, yung mga importanteng documents, dalhin nyo na yan. Kung kailangan nang umalis, umalis na kayo. Oh. Yun lang, ano. Yung mga papeles, tago nyo. Mahirap kasi maglakad ng mga papeles. Ako naman na advice ko sa mga ka-BF ninyo, natin, unang-una, sinupin natin yung pamilya natin. Diba? Unang-una lalo pag kami ganyan, kasi iba diba pupunta pa sa labas, malibigo na ganyan, mag-e-enjoy. Importante yung safety ng family. Tapos sabi ko nga, pag may dumating ng mga local government at pinaalis kayo, alis na po kayo. Sundin. Sundin na po natin. Tapos siguro, mas maganda siguro mag-inback na tayo ng mga, yung for emergency. Ng mga gamit like flashlight, first aid, mga powerbank, tubig, gamot, pagkain. Importante dito. Para makakuha ka ng attention. Kawala ng signal, at least yun, pwede kaya. No? Saka syempre, samahan pa rin natin ng prayer. Ng dasal. Tama ka dyan, kagawan. So, maraming salamat, Chair. So yun, ako din ang masasabi ko, dapat maging updated lang tayo lagi sa news, kung ano bang nangyayari, kung kailan ang bagyo, kung mataas na ba ang mga baha, kung marami na bang pag-ulan, para alam natin kung ano yung magiging next step natin. Maging updated tayo, at saka tama yan, samahan natin ang dasal ang lahat. At saka wag ka din na talaga magpapanik. Kailangan nakaano ka lang. Focus ka sa anong gagawin mo. Saka hindi, yung ano, alisin na natin yun na, okay, sarili na tayo dyan sa bagay na ganyan. Mm-hmm. Diba? Kasi hindi natin alam. Hindi mo masasabi. Hindi natin masasabi. Alisin natin yung mindset na yun. Ibang klaseng, alam mo yun, sa sobrang lala na po ng global warming. So hindi natin alam kung gano'ng kalakas ng bagyo na ang mga darating pa. Yes. At saka, ang dami talagang gustong mag-ano sa akin, nag-offer that time to thank you. Thank you ko lang sila. Sige, go. Sila, Conti Irving. Si Mamueng. Gusto ko sundin ni Mamueng. Oo. Oh. Tapos si Marian. Yung mga nasa San Juan area. Si Madam yung gusto mong gusto magpa-stay sa akin sa bahay nila doon. Si Madam Lilibet. Oh. At saka yung ano, sa dagdag ko lang, kung may mga sobra kayo, tapos yung may mga nabaha kasi may mga nawala ng gamit, pwede kayong mag-donate ng mga hindi nyo ginagamit ng gamit, diba? Alam naman na natin yan. Actually, ngayon nasa stage na ng mga donation ng mga donation tao. Na. Mm-hmm. Tapos ako din, gusto ko rin mag-thank you sa local government ng Nabotas. Kasi talaga, lalo-lalo na sa mayor at congressman namin kasi napakasipag nila. Tutok din. And until now talagang yung pamimigay nila ng tulong. Kasi tuloy. Kasi personal kami, nung pinatawag kami ni mayor sa kanikong, na mamigay si, sila, ano, sila, ang mga Chanko. Mga Chanko. Si Mayor Toby and John Ray Chanko. Thank you po kasi talagang everyday talaga. As in, tumutulong. Oo, talagang umikot sila sa buong ano namin. Lalo dun sa part ng Tansana, talagang sobra natin. Alam mo, kita talaga namin na ginagawa talaga nila Mayor at saka Congressman. Kasi di ba nag-election kami sa kanila, kami nag-host, so alam natin. So, gusto ko lang din i-flex yung kapitan namin, si Kapitan Noel, napakasipag. Noel Aviles. Saka yung mga council, yung mga kasamang panggawa talaga. Sobrang kahit na ano, sige punta tayo dito, punta tayo dyan. Alam mo yun yung gusto rin mag-extend na kayo. Oh. Kasi may gusto rin natin pasalamatan, of course, sa San Juan naman, si Mayor Zamora and Conti Irving. Irving Vihandre. Yes. Super tutok din sila dyan. Okay, kaya magpa-piano po. Okay, so mga kapatid natin na baka, okay mo muna ng pag-iaya, guys. Oo. Kasi guys, ilang araw na lang papasko na ulit. Mabangon talaga tayo. Sa lahat ng trahedya ay merong pagbang. Ang importante, sama-sama tayo. Mga kapamilya. Kaya naman, kumain na tayo ng Nilaray! Thank you, Maggie! Maraming salamat mga BF. Sana na-enjoy nyo itong aming vlog. At keep safe pa rin kasi may mga pinatay pa. Yes, little C pa lang. Karina pa lang yun. So, sana naman hindi umabot ng Z. Oo, sana wala nang malakas pa kay Karina. Kung may darating man, mahina na lang. Thank you very much mga BF! Bye! Bye!